Bago pa man dumating ang krisis na dulot ng COVID-19, hindi na sumasapat ang kinikita ni Mami Vilma Malik o Mami V bilang isang real estate agent. Yung real estate, hindi naman kasi siya everyday. Tapos last year, isang benta lang ako. Pero nagtsatsaga din. Tapos itong taon, wala pa rin akong benta. Kaya noon pa man ay nasanay na si Mami V na dumiskarte upang matugunan ang pangailangan ng pamilya tulad ng pagtitinda ng lutong pagkain at cellphone loading business. Pero nang magpatupad ng quarantine measures, nahinto rin maging ang kanyang mga sideline. Pagdating ng lockdown kasi parang ano, hindi na yun mabili. Parang antumal na niya. So nag-stop kami. Toto. Tapos nung time ng lockdown, syempre mga first week, second week, wala pa yun ayuda. Kasi before, yung pera lang namin nun talaga nung mag-lockdown, 1.5. So, pinagkakasya at tinitipid. Mabuti na lamang ay isa siya sa mga nabigyan ng cash aid mula sa DSWD. Pero sa halip na ipambili ng pantawid gutom, ay inilaan niya ito upang makapagtinda. Sabi ko dun sa asawa ko, pag hindi natin to pinaikot, mauubos to. Tapos pag naubos to, wala na tayo. Nagsimula sa ilang kilong isda, ngayon ay kumikita na ng sapat na ipantutustos sa kanilang araw-araw na pangailangan, ang kanyang mini fresh market. Pinapaikot namin hanggang ngayon siya. At least nakakaupa kami ng bahay sa pagkain. Hindi naman kami nagkukulang pa ngayon dahil libre na. Yun lang maganda sa ganong business, sir, eh, pag sa ano, nalilibre yung pagkain sa araw-araw. Dahil likas na masipag, bumalik pa rin sa pagiging real estate agent si Mami V. Kahit na kumikita na ang kanyang tindahan, ang asawa niya ang nagbabantay ng kanilang mini fresh market kapag kinakailangan niyang pumasok sa kanilang kumpanya. Bukod sa pagiging madiskarte Mami, isang mabisang sandata laban sa lahat ng problema ang nais niyong i-share sa ating mga kababayan. Kung mabigat ang problema ko, sa kanya talaga ako tumatawag, iniiyak ko. Kasi para naging magaan pakiramdam, yun talaga. Sa mga kababayan na nawawala ng pag-asa, dapat isa rin ang isama dun, a prayer.